Hello guys, kamusta po? Medyo sensitive ang ating pag-uusapan ngayon. Pero alam nyo kasi marami tayong nababasa ngayon sa social media na napaka-toxic at napaka-negative. Pag-usapan po natin yung pagkawala ni Mr. Lloyd Cadena. Marami po kasing lumalabas sa social media na paano daw po yung kanyang bahay, kakabili lang niya, hindi pa natatapos hulugan, tapos nawala na po siya, sad to say. And alam niyo po ba na bayad na po ang bahay ni Lloyd Cadena? Kasi po, bago ibigay sa kanya yon, meaning bago niya napirhan yon, ay una po ay binabayaran po muna natin ang 20% or 10% ng property bago po ma-turn over sa inyo. Ganito po kasi ang scenario ng pagbili ng property, lalo na po kapag hulugan. Kukuha po kayo ng property sa isang land or property developer. Kayo na po ang mamimili nun, halimbawa ay sa Ayala, sa Robinsons, Philindes, or kung sino man po yun, pwede po na sa Camellia din. Then, kailangan nyo po bayaran ang 10 or 15 or 20% ng napili nyo. It's either townhouse, it's either house and lot, it's either condominium. Sa case po ni Mr. Lloyd Cadena, ito po ay house and lot. Ngayon po, si Lloyd Cadena po halimbawa ay naibayad na niya ang 10% or 20% ng house and lot na pinili niya, ibinigay po sa kanya ang susi at nakamove in na po siya. Paano po ang natitirang 80%? Ganito po yun. Bago po ibigay ang susi sa kanya, kailangan po magbayad ng owner o ng nag-acquired ng property ng MRI o yung Mortgage Redemption Insurance. Ano po ba ang Mortgage Redemption Insurance? At bakit nire-required ng banko na magbigay ka nito bago kanila pautangin? Alam nyo po kasi, when applying a housing loan from a bank, you would be asked to get a Mortgage Redemption Insurance or MRI. Ang MRI po kasi, siya yung magsaserve ng assurance na may maibabayad ang tao na nangungutang sa kanila in case of disaster, calamity, death, or total disability. So, ito po ang kaimportantihan at ang purpose ng isang insurance. Inililipat mo yung risk na dapat nasa iyo o nasa pamilya mo into insurance body or company. So, naniniwala po ako na bayad na po ang bahay ni Lloyd Cadena at tingin ko po samahan na lang po natin na habang nagdadalamhati po ang pamilya niya ay tigilan na po natin yung pagbibigay ng mga negative comments na wala naman po talagang basis. At sa pamilya po ni Mr. Lloyd Cadena, nakikiramay po ako. At sana po ay nakatulong ang video na to na makadagdag sa kaalaman natin tungkol sa mga properties at mga dapat i-consider kapag tayo ay kukuha ng properties sa mga developer. Yun lang po at maraming salamat.